Sa tunguhin po ng ating pagdinig, ang atin pong hiling ay maliwanagan sa mga isyong bumabalot sa mga krimen sa Negros Oriental. Lalo na po ang kalunos-lunos na asasinasyon kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at sa mga sibilyan pong biktima na humihingi lamang ng ayuda. Huwag po sana tayong malihis sa usapin. Ang mga naging instrumento ng pamamaslang na ito ay ang mga kagawad ng ating kapulisan at kasundaluhan. Ito po ay kasuklam-suklam at malubhang nagbabanta sa ating sibilisado at maayos na lipunan. Masukal po ang mga usaping ito, ngunit sa lahat ng testimonya, damdamin at emosyong bumubuhos sa ating pagdinig, hindi po nawawala ang tampok na problema. Ang kawalan ng tiwala sa ating kapulisan, ang patuloy na impunity sa Negros at ang pagsira sa pangalan ng institusyon dahil sa mga iskalawag o kalawang na patuloy na sumisira sa pundasyon ng PNP. Ang mga individual na ito ay minsang pinagkatiwalaan ng tungkuling pangalagaan ng ating bansa, sinanay at ginastusan ng gobyerno para magsilbi sa publiko. Ang paggamit po ng kanilang kadalubhasaan upang isagawa ang gayong kasuklam-suklam na krimen ay hindi po katanggap-tanggap. Nakakalungkot po na sa takbo ng ating pagdinig ay napakaraming mga miyembro ng kapulisan ng Philippine National Police ang napapangalanan na merong direktang partisipasyon sa napakaraming kaso ng pagpatay sa probinsya. Mahalagang ibalik ang focus ng usaping ito sa pagpapanagot sa mga nang aabuso sa kanilang kapangyarihan. Tulad nga po ng paulit-ulit na binibigyang diin ni Senator Bato sa ating mga kapulisan, mismong sa mga tsapa nila nakasulat ang pundasyon ng kanilang sinumpaang tungkuling sa bayan, service, honor at justice. Hindi po kailanman dapat ipasang walang bahala ang kahulugan ng mga salitang ito. You have the floor. Opo. Sa atin po, hindi po, sa armed forces. Armed forces. Sa atin pong konstitusyon, malinaw po doon na sinasabi. Ang sabi po doon, kapag ang isang lugar ay pinamumugaran na ng ganitong klaseng krimen, pinapayagan po ang Pangulo ng Pilipinas na mag-take over po kayo at ayusin yung lugar na yon. Sa palagi po ba ninyo, hindi pa po ito napapanahon sa Negros Oriental? Sir, Your Honor, please, based on the way I observe things as what happened in the Degamo killing, I think there is no lawless violence yet, which is quite rampant to warrant the declaration of, to put the area under military control. That's my only appreciation, sir, as far as what we see or what we read in the newspaper, sir. But with respect, sir, to the statement earlier that there are some rogue military personnel involved, I would like to put on records that those military personnel who were listed were either retired, discharged, or on AWOL, sir. They were separated already from the service. And it's always the position of the armed forces of the Philippines not to tolerate those kinds of wrongdoings. As a matter of fact, we could not condone nor tolerate any kind of that kind of behavior on the part of the armed forces. So be assured, sir, that talagang as much possible, we always remind through TINE, issuance of directive to personnel to refrain from committing any violation. Dahil alam naman namin na talagang ikakasisira ng organisasyon yung mga gawain na ganyan, sir. Your Honor, please. Yes, sir. Malinaw naman po na wala na po sa serbisyo yung mga na-involve na sundalo. Yun lamang pong ang nai-involve ngayon sa parehong panig. Sinasabi po ng ating mga nabiktima dito sa ating nabalo na ating mayora, ang sinasabi po nila ay involved ay mga pulis din. Ang sinasabi din po kahapon sa hearing namin, mga biktima din,
meron nga pong isa doon ang assassin ay pulis. Dito naman po kanina, narinig natin, ang tinuturo naman po ay pulis din. Hindi pa po ba lawlessness niyo? Hindi pa po ba sa tingin nyo, wala na pong tiwala yata ang talo, ang tao sa pulis sa Negros? For me, that is my impression, Your Honors, please. I think the proper body to determine whether there really warrants putting the area under military control is somebody from the intelligence community. So we will coordinate with the concerned intelligence community, Your Honors. Ma'am, kayo po, sa palagay niyo po ba, hindi pa po napapanahon para hingin natin sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos na ilagay kayo sa military control? Tingin ko po, maybe a little bit, parang siguro one or two steps lower than martial law. I'm not very sure if a state of emergency Pa naman po siguro martial law. Kasi doon naman po sa section 18, first paragraph lang po yung sinasabi, lawlessness, ilalagay sa military control. Hindi pa naman po martial law. Pero sa palagay niyo po ba sa nangyayari diyan sa Negros? If that kasi would... po, magmula po kahapon, mula po noong isang araw, wala na po ako narinig kung di kawalan ng tiwala sa ating kapulisan. Senator Robin, if that would hasten the yung gaano katagal bago talaga truly one can feel na wala na talaga yung intimidation. Para po sa akin, ha, in my personal point of view, okay lang ako kung gano'n na lang muna. Maraming salamat po. Mahal na tagapangulo, may nagtataas po ng kamay. Hindi ko po siya matapos. Thank you, Senator Robinson Padilla. You want to say something, Mayor Diaz? Sir, in connection with the inquiry of the good Senator Padilla, sir, as inaasam-asam po ng Negros Oriental yung peace and order ngayon, sir. At mara mabalik yung turista namin. After the Teves incident, sir, patay na yung turista doon. Yung mga resorts nagre-reklamo na po. So, ang Chinese community doon, sir, ang mga religious group, ang mga youth leaders doon, sir, mga tao doon, sir, they are asking po. Kasi nabanggit ni Ma'am Amy doon sa wake at pero parang na-relay yata ng iba. They are asking po na there should be a control of military in our province. However, when there is a conference that our Chief PNP suggests na hindi pa dapat. Pero sir, saan kami kung wala to? Saan lalapit yung... Ito sir, andito sir, wala pa to ngayon. Katiting to sir, bigyan mo kami ng oras. Punta tayo doon kasama DOJ, sir. Maglagay tayong opisina. Protected. Sir, itong andito ngayon, sir, konti lang to sa mga namamatay na walang kalaban-laban at ina-abuse po, sir, ng mga Teves. Marami pong hindi nakablatter. Marami pong hindi nag-file. Sir, simula nung mag-start ako mag-live doon sa page ko, lahat, sir, puro reklamo. Puro reklamo. May mga babae po, sir, na empleyado nila, na hinaharas po nila, pero hindi makapagreklamo. Empleyado sa isabong, sir. Empleyado sa, kasi may mga call center yan sila, para mga worker. Hindi makapagreklamo, sir, because wala na. Wala nang malapitan doon sa amin, sir. So kung may opisina tayo doon, sir, punta yung DOJ doon, sir, i-guarantee ko po na kahit wala kami mga politiko, sir, walang mga ano, kusang pupunta yun, sir. Negros Oriental, kung mag-survey tayo ngayon, they are very... Yung sabi nga na, sir, may nagano sa amin, our voice here is the freedom of Negros Oriental. Takot lahat, sir. Pati mga farmers doon, sir, sa sugar cane. Kung hindi magpamil sa factory nila, sir, tinatakot lahat ng drivers. Kung hindi kayo magpamil dito sa amin, may mga checkpoints na ganun, sir. Mapilitan silang doon magpamil. Ginoong DOJ, sa palagay niyo po ba kahapon pa po tayo magkasama doon sa plenary hall? Sinasabi po ng mga biktima na parang nagkakaroon ng pagdating po sa korte, sa pagpailan, minsan nasa korte na, biglang madi-dismiss.
Sa palagay niyo po ba, hindi pa nag-breakdown ng justice system sa Negros? Mr. Chairman, we have encountered challenges in the administration of criminal justice, but we have mechanisms to address these challenges. First, with respect to gathering and protection of witnesses, that is one barrier to justice that we call. That is why there is this mechanism under the Witness Protection Program to protect witnesses and even their families. The earlier discussion with the Human Rights Defenders group in Negros Oriental, there are hundreds of people asking also for assistance. And that is one challenge. Sir, ibig ko pong sabihin, opo, okay naman po yung Witness Protection Program. Ibig ko pong sabihin, ang dami naman pong naglakas loob dun. Na kahit wala sila sa Witness Protection Program, lumitaw sila. Ang nangyari, yung isang suspect na, nasan ba yun? Nandito kanina yun eh. Yung assassin niya, police. Naglaban sila ng police. Nasaksak yung police, nabaril yung police, na-hospital yung police. Pagdating sa kaso, ibang tao na po yung humirap. Eh yun po ba eh, ano po ba sa tingin nyo doon? Hindi po ba nagkalokohan na doon sa hustisa doon? Again, Your Honor, we respond to that by saying that we are increasing our capabilities under the law enforcement agents to solve crime. We are engaging more people and using technology and even increasing our knowledge in forensics to solve crime. That is the approach of the Department of Justice, and we are engaging people, even experts, foreign experts, to increase the capabilities our law enforcement. Naintindihan ko po, sir, ako po'y naniniwala po sa inyo. Kaso lang po, ang sitwasyon po kasi sa Negros, parang ang dating urgent, sir. Sa inyo pong palagay po ba, sa sinasabi po ng ating mga resource persons, magkabilang panig po ah, hindi ko po sinasabing dito lang po. Sila din po kanina dito, narinig naman po ninyo, sinasabi din nila. Sa palagay po ninyo, hindi pa breakdown ng justice natin doon? Hindi pa po kailangan ng pumasok dito ang presidente ng Pilipinas? I think I would be in agreement with your perception, Your Honor. And in fact, the DOJ is mulling many options to address this, including the designation, as I said, of Congressman Arnie Teves as a terrorist. And this has to be done, this designation, based on intelligence reports and conformed with the NICA, the National Intelligence Coordinating Agency. Sa sarili ko pong maliit na opinion, parang kailangan na po talaga kayo dito sa military. Kailangan po kayo dito. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo.